handa ka ba na gupitin yung hair mo? So, sabi ko po, yes. Hi, I'm Biona Chan. I'm Roland N. Banyaga. Hi, I'm Erickson P. Manyalak. And I am Andrew Magabon. I'm Sister Zenabel A. Lubas. I'm Lloyd Alexander Villar. Hi, I am Crispina Raquel L. Marcelo. Ako po si Abu Samir J. Taib. Ako naman po si Kabir S. Nuanji. Ako naman po si Janjelani Paul. I am Infael Bello. Hi, I'm Raquel Bulianes. Nag-ikot-ikot po ako sa iba't ibang university. Dumaan po ako sa masusing pagtingin nila sa akin kung ano po ako. So, na-feel ko po na sabi ko, itutuloy ko pa ba? So, nag-try po ako last time. Sabi ko, last na po ito, ang LCC. Nag-decide ako na mag-aral uli. So, ang first na pinuntahan ko, ito nga ang LCC. So, nag-inquire ako sa department ng HM. Tapos, dun ko na-feel na welcome ako. Kasi nung una, hesitant ako eh. Kasi at my age, mag-aaral ako ulit at 41 years old. LCC, mula sa guard, tinuro nila sa akin kung saan papunta ng HM department. And pagdating ko sa HM department, dun ko naramdaman na welcome ako na. So hindi na ako nagdalawang isip na mag-try pa sa ibang school. Kasi dito, ramdam ko at pinaramdam sa akin ng staff ng LCC na welcome ako at my age. Ang dami po namin pinuntahan ring school bago po ito. Nagtiwala na ang aking ina, dito po siya nag-MA. Ang aking kapatid na lalaki ay dito rin po nag-college. Ako po ay narito na sa LCC since I was grade 7 po. Kilala ko na po yung sarili ko ever since po. Elementary, kilala ko na. And parang dito sa LCC, naramdaman ko na yung mas ako pa. Dahil po sa ano, ito ay isang kilala bilang magaling na aralan. Ganon din po yung sa akin, kumbaga ay nakita ko po na maganda po yung reputasyon ng pagtuturo po dito, maganda po yung good quality po yung pagtuturo dito, tapos sana po dito yung kasali po sa top yung ating paaralan, kaya dito na rin po namin nagustuhan pumasok. Actually po, hindi po nagkakalain na dito ako mapapunta. Like her po, nung una kong inquire dito, pagpasok ko pa lang sa gate, na-feel ko na agad, na-vibes ko na agad na parang dito ako nararapat. Yung staff ng mga sa marketing, nung nagtatanong ako, yung head dito na nakausap ko, in-interview ako, doon ko naramdaman na, although medyo may edad na, naramdaman ko pa rin yung care nila okay dito. Para sa akin, ito ang pangalan ko magiging tahanan sa buhay. Because of quality of education, that's why I am here at LCC. Maganda po at maayos kasi lahat ng estudyante ay magalang po, sa, especially po sa aming mga madre. At sa lahat po ng mga teacher din po. I heard a lot of good things about this school. As what I observed in my classmates, they were really disciplined by the teachers. The beauty of teaching about here in school, LCC. Yung mga student talaga, karamihan sa estudyante ng LCC ay palaban, may ibubuga at talented at higit sa lahat may puso. Kasi po, hindi nila yun magagawa kung walang nag-guide sa kanila. At ang nag-guide po sa kanila yung ating mga professors, yung ating mga heads. Nagiging maganda po ang resulta at samahan between students and the professors and the rest of the employees po dito sa LCC. Kaya talagang masasabi ko, LCC is one of the best. Saya dito sa LCC kasi unang-una, ang mga tao dito ay open sa lahat, mataba man, maputi, maitim, ganun. Pangit ka mo, maganda. Walang pinipili ang mga tao dito sa LCC. Pantay-pantay lahat ang tingin nila sa atin. Sasabi ko po as a student mommy here in LCC, sobrang masaya po. Kasi although nag-iisa lang yung anak ko, ngayon parang naramdaman ko dumami sila. Makes me happy dahil kung nakakatulong sila sa akin para maramdaman ko yung pagiging bata ko muli, at the same time naman po, yung naging karanasan ko na napagdaanan ko, na-share ko sa kanila, at on that way po, medyo nakakakuha po sila ng idea na pwede nilang maisabuhay dahil sa naranasan namin. Handa ka ba na gupitin yung hair? So, sabi ko po, yes. Kinausap ko ni Ma'am Lara, pwede pa namin pag-usapan ng lahat ng dean kung pagbibiyang ka. And after po nun, mga nakatatlo po ata akong interview. And after po nun is, binigay na po sa akin yung result. Ang nakasulat dun is, ikaw ay makakapagsuot na ng female uniform and swimwear. Dun ko po na-feel na ang LCC ay kaya nila akong tanggapin kung ano ako. Masaya po ako dahil nakilala po ako ng mga iba't ibang klase ng mga teacher, mga mabait na mga teachers po. Tapos,
yung mga klase ko po ay masasabi ko po mga solid foods dahil sobrang babait po ng mga klase ko. Kahit po kami na iba sa kanila ay tanggap na tanggap po kami na parang mga tunay na kaibigan ngayon, hindi sila nanibago sa amin kahit na alam nilang Muslim kami. Masaya siya pero medyo may konting hirap yung part na kailangan talaga yung competence sa bawat isa, kailangan yung leadership at magkaroon ka ng commitment sa sarili mo. Sa experience ko dito sa LCC, ito yung magandang school na napasukan ko. Nandun po yung pakikisama, nandun po yung masayang environment. Kasi alam niyo po yung student at saka teacher, andun yung bonding everyday. Kasi as a mommy po, at saka sila medyo bata sa amin, both po nagkakaroon ng exchanging ng mga ideas, at saka nagkakaroon po ng mas, alam niyo yung katulad namin, puro trabaho lang sa bahay, puro pag-aalaga ng mga anak. Pero pag nasa school na, alam mo yung nag-iiba na rin yung mood namin. Nagiging, parang feeling ko nagiging bata ulit ako. Napasok ka, hindi para mag-lakwatsa or ganun. Napasok ka sa LCC para matuto. It's so difficult to balance our time as a nun and as a student. Because sometimes I could not study properly, but I learned through my teachers for everything that I could not learn through my congregation. Worth it yung pag-stay ko dito kasi with the help of LCC community, doon ko na kilala pa at yung sarili ko na hindi lang yun yung kaya kong gawin, na hindi lang yun yung kaya kong ipakita sa mga tao. At dahil sa LCC community, naging better akong person. Dito po natutunan yung pagkakaisa ng dalawang grupong ito, yung education and liberal arts, na kahit sa mga patimpalak o mga contest, ay nandoon yung suporta, nandoon yung pagkakaisa. First, as a student, syempre, we need to respect our professor. Pero at our age, syempre, mas matanda nga kami minsan sa prof namin. Talagang naramdaman namin sila as a teacher at kami as a student nila. Pero nandun pa rin yung respect na bilang as older than them. Sa mga kapwa naman namin students, masaya din kami kasi hindi kami iba sa kanila. Actually, pag naglalakad kami dyan sa baba, makasalubong mga student, "Hi, Mommy! Hi, Mom!" She's parang ang saya. Parang ang sarap pumasok sa LCC kasi alam mong hindi kanila na nafe-feel na tanda-tanda na nito, nag-aaral pa, diba? Parang welcome, as in open kami. Yun ang masaya. Natutunan kong mas tanggapin pa yung sarili ko kung ano ko. Kasi ang mga tao po dito is pinapakita nila sa akin na kaya kong irespeto. Kundi tinanggap po nila ako at minahal nila ako kung ano ko ngayon. Dito ko natutunan yung laban lang. Kung may oportunidad, kung mayroong mga contest, kung meron man silang mga programa na pwede kami at qualified kami. For example, sumayaw, kumanta, go lang kami. Siyempre, naiipakita namin yung aming talento. But at the same time, naiipakilala din namin sa iba o sa aming sarili na sa edad namin ito, ako po 44 na, pero kaya pa rin namin at hindi hadlang ang aming edad sa pag-aaral. Yun po ang nagiging dahilan upang bumalik ako sa aking pagkabata. Naramdaman ko yun at yun po ang namiss ko. At yun ang mamimiss ko sa LCC kung sakaling gagraduate po ako. With that acceptance po, I was able to be a student leader. And from grade 7 up to now, I'm a student leader. And dahil sa acceptance ng community na to, I was able to empower the people around me. Dito sa LCC, dito ko naramdaman na hindi hadlang ang edad para matupad mo ang mga pangarap mo, para matapos mo ang iyong pag-aaral. Isa ang LCC sa tutulong sa'yo sa paghubog ng magandang pagkatao mo at saka ng pag-abot ng iyong success. LCC is the best. Dahil po sa gustong balang araw isang maging isang police. Ganun na rin po, parang ito na rin po yung pangarap namin tsaka inumpisahan po namin ng pinakabatas, kaya pumasok na po kami sa pag-criminology. Honestly po, masasabi ko po talagang dream come true. Kasi noon pong bata pa ako, hindi ko natupad yung pangarap ko na magkolehiyo. Pero this time po, sa pamamagitan ng LCC, unti-unti nararamdaman ko yung katuparan ng pangarap ko dahil yung ambition ko na makapasok, na maging bilang isang college student, ngayon, ginagawa ko at nararanasan ko. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa oportunidad na nangyayari po ngayon sa akin. Kasi from grade 7, I feel na different ako. Ngayon, mas confident ako kung ano ako at kung
ano pang kaya kong ipakita sa tao. Ako naman po, kaya ko naisipang mag-aral ulit kasi para maging isang ehemplo para sa dalawa kong anak. Gusto kong makita ng mga anak ko na ang mami nila ay may narating sa buhay. Gusto ko makita nila at matutunan nila na ang pag-aaral ay mahalaga pala. Gusto ko magiging isang motivation yun para sa mga anak ko. At the same time, para may achievement na rin po ako para sa aking sarili. Yung pinaka natutunan ko po dito sa LCC is, regardless of my sexuality, I can do more. Kumbaga, parang yung LCC is naging tulay sa akin. Parang tinuro nila sa akin na hindi lang yan ang kaya mong gawin, you can do more pa. Dahil sa LCC community, tinuruan nila ako na mas gumawa pa ng mga bagay na nakaka-proud, di lang sa sarili ko, kundi sa whole community. Dito ko na-enhance yung skills ko bilang future hotelier. Ang LCC sa akin ay naging memorable. This is remarkable dahil ito ay parte na rin ng sarili ko. Without, kumbaga, lahat ng mga natutunan ko from first year hanggang ngayon, bahagi na ito ng kung ano ako ngayon. Kasi nga, naniniwala ako sa word na you cannot give what you do not have. And what I have now is part, malaking part ang LCC. Dito sa LCC, nahanap ko ang totoong pangalawang tahanan ko sa buhay. Dito sa LCC, mas nahubog ang aking pagkatao. For me, it's my second home. I can feel it's my family. And I can feel that I belong to the people here. And also, the school itself accept me for what I am. So I feel it's my home. Alam niyo po, yung ano ko, dito rin po siya natapos ng pag-aaral 2 years ago. Nakikita ko sa kanya na malaki yung naitulong ng kanyang pag-aaral. Dahil nga may pangarap po ako, sabi ko matapos lang ang anak ko, ako naman yung mag-aaral. At nagawa ko po yun. Napapagtapos ko siya, nakita ko naging maganda ang resulta. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na kung saan nagtapos ang anak ko, dun din ako magsisimula. Ako po si Crispina Raquel L. Marcelo, mother of one. I am Erickson P. Manyalak. And I am Andrew Magabo. I am Roland Banyaga. I'm Sister Zenabel A. Lubas. Ako po si Diona Chan, mother of two. I'm Sister Minfael Bello. I am Lloyd Alexander Villar. I am Sister Teres R.B. Mohana MCST. Ako po si Raquel F. Villones, mother of three. At kami po ay bahagi ng Muslim community. We are proud members of the LGBT community. We are LCCians. We are LCCians, and LCC is our second home. And LCC is our second home. And LCC is our second home. We are LCCians. LCC is our second home.